Magandang araw po mga kaibigan. So, dito po ako ngayon para po sa mga beginner o mga baguhan sa paggamit ng airgun. So, papakita po sa inyo kung ano po yung mga kagamitan na dapat gamitin kapag kailangan mong mamaril. Unang-una, kailangan din po ng airgun po. Ayan. So, itong airgun ito, hammer type, natawag. Kahami-hammer siya. Yung iba naman ito ay bolt type. May kasahan lagi sa gilid. Pinakasa sa gilid. So, airgun. Pangalawa, kailangan mo ng oxygen. So, CO2 ang laman. Then, pangatlo, kailangan nyo po ng braided cord o yung tali. Okay, tali. At saka, kailangan nyo rin ng pala. Yung ganito po pala. Ayan. Tapos, kailangan nyo pa rin ng reserba. So, kailangan nyo na ng reserba kahit na isa o dalawang reserba. Reserba ang braided cord at saka reserba ang bala. Yan. Ito. Yan. Kailangan nyo ng reserba ang bala. Kailangan nyo rin po ng tinatawag na yung clamp. Ito po yung clamp na tawag. Ito, kinaklamp dito sa lagayan ng braided. Tapos, ina-attach po yan dito sa barrel. Yan. Ganyan po. Yan, ka-attach yan. Tapos po, kailangan nyo rin ng cutter. Pangputol po yan dito sa nylon nyo kung nabubuhol. Kailangan nyo ng cutter. Kailangan nyo rin ng polarize. Okay? Salamin. Polarize siya para makita nyo yung isda na babarilin nyo sa tubig. Kung wala kayo nito, mahirapan kayong makita yung isda. So, kailangan nyo ng polarize. Kailangan nyo rin po ng sombrero. So, kapag mainit yung panahon, minsan nasisilaw kayo pag tumingin kayo sa sight. Hindi nyo makita yung front sight at sa rear sight ng inyong airgun. Kailangan nyo po ito para hindi masilaw. Okay? So, yan po yung kailangan ninyo kapag gusto nyo mamaril. O kaya mag-uumpisang mamaril. So, kapag meron na kayo niyan, okay, kailangan nyong matutunan yung paano gamitin yung airgun at paano mo gamitin yung bala at saka yung cord. Okay. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung gamitin para naman hindi kayo tanong ng tanong sa kung saan-saan. So, ito po. Bago nyo po ilagay yung bala na yan, so, kailangan i-check nyo muna yung barrel nyo. I-check nyo muna. Ilipin nyo baka may nakapara sa loob. Yeah. Wala, clear. So, unang-una, ilagay mo muna yung clamp dito, barrel, attach mo siya. Yan, naka-attach na. So, paglagay nito, kasi kailangan kaya ito may sling para isabit mo siya dito sa loob. Hindi kayo mahirapan. Yan, pwede na kasabit na ganon. Pwede rin naman na hawakan nyo lang. Yan. Bago nyo siya ilagay,
buksan nyo yung swing gate. Andito. Buksan nyo muna. Kunin nyo yung braided. Ayan. Ito. Ito yung bala. I-insert nyo po yung bala sa barrel. Dito. Pag ganun po. Pababa. Ayan. Pasok nyo lang. Lalabas yan dito sa likod. Ayan. Paglabas yan ng ganun, ibabalik nyo lang ganun. Ayan. Ibabalik nyo siya. Tapos ihilahin nyo dito ng konti para lumubog. Ayan. So, okay na. Ilagay mo siya yung saklam. Ayan. Ganun. Ikot mo konti. Bago mo isara. Ayan. May bala na siya. Okay. So, kung ipuputok mo naman siya, ito naman yung hammer, kakasam mo lang. So, kalabik. Pwede mo na siya ipuputok. Ngayon, kung tatanggalin nyo naman yung bala, hawakan nyo lang dito. So, silahin nyo lang palabas. Yan, palabas na. Yun. Ito po. Yan. So, kung pilit naman yung gagamitin mo, dito rin ang lagayan niya. Dito mo lang siya isusuot yung pilit. Pwede mo rin siyang gamitan ng pilit. Pang back up. So, ayan po. So, sa mga newly o beginner, pwede simula pa lang na gumamit ng air gun, yun po yung pinaka-basic na kakailanganin natin at saka yung basic na paggamit ng bala. So, itong mga bala na to, ginawa lang po namin to. Gawa lang, pati itong bulbura niya, kami na rin lang naman ang gumawa nito. Ito yung clamp. Madali lang siya gawin. Yun po ang konting kaalaman para sa mga baguhan at sana'y nagustuhan nyo yung aking munting kaalaman. Okay, maraming salamat po.